maraming paraan kung paano mag-propagate ng Ateneos. Maaari natin itong putulin at itanim agad sa lupa. Maaari din natin gamitin ang marketing technique at iba pang mga paraan. Sa video na ito, ipapakita natin kung paano maitatanim ang ating mga Ateneum cuttings nang may mataas na tsansa na mabuhay. Nakikita natin ngayon ang sanga ng Ateneum na gusto natin putulin. Pero hindi po muna natin siya puputulin. Para maging success o buhay ang ating Ateneum cuttings, kapag itinanim na natin ito, dapat talaga na patubuan natin ito ng ugat. Sigurado po na bawat isa sa atin ayaw masayang ang bawat sanga na itatanim natin. Sa video na nakikita natin ngayon, nilalagyan ko ng mga hiwa ang sanga na gusto kong ikat. Diyan po natin patutubuin ang kanyang mga ugat. Para bumuka ang hiwa na nilagay natin sa Ateneum, lalagyan po natin ito ng maliit na piraso ng kahoy. Mahalaga din na malinis ang kahoy na ilalagay natin dito para maiwasan ang pagkabulok ng Ateneum cuttings. Gumagamit po ako ng alcohol sa pag-disinfect ng cutter ko at iba pang mga tools sa Ateneum propagation. Ang totoo po niyan, kahit walang kahoy, tutubo ang ugat. Kaya lang, hindi po natin gusto na magdikit ulit ang mga hiwa na inilagay natin sa ating Ateneum cutting. Kaya naglalagay talaga tayo ng kahoy. Hanggat maaari, maliit na kahoy lang po o kaya maiksi na piraso ng kahoy ang ilagay natin doon sa mga openings ng Ateneum cuttings upang hindi nito maagaw ang espasyo para sa kokopit na ilalagay din natin dito mamaya. Paalala lang po na maaaring mabali ang Ateneum cuttings natin kapag sumobra yung lalim ng hiwa na ginawa natin. Kaya kinakailangan din nating maging maingat sa paghiwa dito. Ngayon, para mapanatili ang moisture sa loob ng hiwa, kinakailangan din natin na ilagay yung ating kokopit. Makakatulong ang ating kokopit sa Ateneum cuttings para maengganyo siya na mag-ugat. Sikapin po natin na mailagay ang kokopit kahit mahirap itong mailagay kasi nalalaglag. Para hindi po malaglag, kailangan na bahagyang basa ang ating kokopit na ilalagay. Ngayon naman, lalagyan na po natin ito ng ating pangtaklop. Ang ginagamit ko pong panaklop sa mga hiwa na ito ay ang electrical tape. Binabalot ko po siya ng electrical tape para magkaroon siya ng moisture at mapanatili yung moisture sa loob ng mga hiwa na yon. Mas convenient gamitin ito, kaya ito po yung ginagamit ko. Pero pwede rin tayong gumamit ng iba pang mga pambalot dito. Ang isang indikasyon na meron na itong ugat, mapapansin po natin na yung parte na nilagyan po natin ng tape, ito po ay lumobo o tumaba ang parte na yon. So malalaman natin na meron na talaga siyang ugat sa loob. Maaari din natin itong tingnan-tingnan pagkatapos ng mga
dalawang linggo o tatlong linggo. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang isang sample. Ito yung isa sa mga sanga na pinatubuan ko ng ugat gamit ang technique na napanood natin kanina. Ready na po siyang ikat at itanim sa lupa. Kahit paano, makakatulong ang kaunting ugat na tumubo dito para maging 100% successful buhay ito kapag itinanim na natin sa lupa. Ayan guys, kung nakatulong po ang video na ito para madagdagan ang idea natin sa adenium propagation, please po paki-like natin yung video na ito at subscribe po tayo sa ating channel na Happy Gardening para po sa update ng project na ito at iba pang mga pamamaraan sa pagtatanim.